Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eldan. Taong 1956, ayon daw, Oriental Mindoro. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagmamay-ari ng ekta-ektaryang nyugan, itong si Eldan. Mula pagkabata, yun na ang nakamulatan niyang trabaho, kaya namay hanggang sa magkaasawa siya, na natili pa rin siyang mambubuko at mangungopra. Malalaki na noon ang tatlo niyang anak, at tuwing sila'y gumagapas, ito na lamang ang umaakyat ng puno upang hindi na sila humanap ng katulong. Kung iisipin kasi, kayang-kaya naman nilang mangopra ng sila-sila lang dahil sa ilang taon na rin naman nila yung ginagawa. Minsan, hindi rin maiwasan ni Eldan magpapasok ng trabahador. Hindi dahil sa kailangan niya ito, bagkus ay naaawa siya rito. Sa loob ng ilang taong gano'n ang kanilang trabaho, nagawa na nilang makapagpundar ng mga gamit. Kahit hindi yun kamahalan, kontento naman sila roon kahit papaano dahil sama-sama nila yung pinaghihirapan. Dahil sa ganoong sitwasyon ng kanilang pamilya, hindi na niya inakala pang magkakaroon sila ng isang matinding problema. Sa pagsapit ng ika-apat na buwan noong taong ito, naging abala naman ang kanilang pamilya sa paglilibot sa mga nyugan. Kaya nila yung ginagawa upang masigurong walang magnanakaw ng buko na siya namang kanilang pinapatigas para gawing kopra. Bawat isang bunga ay mahalaga, kaya na may maigi naman nila yung binabantayan. Tuwing umaga, yung mga anak niya ang naglilibot. Kapag gabi naman, siya na ang nagbabantay upang masigurong walang nanlalamang sa kanila. Sa paglipas ng mga araw, ganon at ganon ang kanilang ginagawa hanggang sa hindi na nila mapansin ang animoy mabilis na pagtigas ng mga bunga. Nang mapagtanto naman nilang maaari na yung gapasin, agad naman yung pinaghuhulog ng kanyang mga anak sa ibaba ng mga puno. Habang nakakalat ang mga ito, si Elda naman ang pumapasan dito para itambak sa isang sulok. Halos inabot sila noon ng 2 araw sa pangunguhan ng bunga bago nila yung umpisahang biyakin sa 2. Matapos nilang mabiyak ang mga nyog, pinauusukan nila yon ng ilang araw bago ihiwalay ang laman nito sa mismong bao. Sa ganoong proseso kasi, mapapatagal nila ang buhay ng laman ng nyog at madali nila yung madadala sa ibang lugar. Nang matapos na nila ang unang gapas ng kanilang ani, ramdam naman niya ang labis na pagkagalak ng kanyang mga anak. Sino ba naman kasing hindi matutuwa kung magkano kasi ang kanyang kinikita, ganun din ang ibinibigay niya sa kanyang mga anak. Dahil sa magandang ani ng kanilang kopra, marami ang nagkaroon pa ng interes na bumili sa kanila. Ilang buwan pa noon ang lumipas, muli na naman silang nagbenta, subalit sa pagkakataong yon, meron ng isang pamilya ang naglakas ng loob na humadlang sa kanila. Kahit hindi yun naninirahan sa kanilang baryo, kumpiyansa yung tumungo sa kanilang pamamahay para lamang komprontahin siya. Nang masipat naman ni Eldan ang pagdating ng mga ito, agad naman niya yung nilapitan dahil ang buong akala niya, isa rin yung parokyano. Subalit, pagdating niya sa kinaroroonan ng lalaking bumisita sa kanila, nanlilisik naman ang mga mata nitong tumitig sa kanya, habang seryoso yung nagwiwika ng "Maaari bang bawas-bawasan mo ang pag-aangkat ng kopra sa aming lugar? Dahil sa'yo, hindi namin matuloy-tuloy ang aming negosyo. Hindi naman siguro gaanong kawalan sa'yo ang ilang araw na pagpapaubaya, hindi ba? Paraanin mo kami para wala tayong maging gulo."
Nang marinig naman ni Eldan ang sinabi nito, unang pumasok sa isip niya, karibal niya yun sa negosyo. Maya-maya pa, walang pagdadalawang isip naman siya roong sumagot ng... Pasensya na ho kayo, pero masyadong imposible ang hinihingi ninyo. Bakit kami magpapaubaya? Kayo lang ba ang kumakain? Kung gusto niyong sa inyo ang kita, pag-igihan niyo pa ang pangungopra. Nakakatuwa naman. Dayo na nga kami. Dinadayo niyo pa para balaan. Dahil sa kanyang sinabi, halos hindi naman mapigilan ng lalaki na umangil sa harapan niya. Nang mapansin naman ni Eldan ang ginawa nito, pasimple naman siyang bumunot ng kanyang punyal upang maghanda sa mga nangyayari. Ang buong akala niya kasi noon, makikipagbuno sa kanya ang lalaki para lamang mapasunod siya sa nais nitong mangyari. Ngunit makalipas pa ang ilang minuto nitong pagmamasid, mahinahon lang naman yung tumalikod, kumaway, habang nagsasalita ng... Ganun ba? Sige, desisyon mo yan, pero wala sanang bawian. Hindi mo alam, Manong, kung anong negosyo ang iyong naaapakan. Matapos nitong makapagwika, hindi na yon tumingin sa kanya sa kabila ng lahat ng bagay na sinabi niya. Maya-maya pa, nang makalayo na ito ng husto, agad naman siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay para ipagsabi ang tungkol sa mga nangyari. Inabisuhan rin niya ang kanyang mga anak na mas bilisan ang kanilang paggapas upang hindi sila maunahan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tinuring yon ng mga anak niya bilang kompetisyon. Para sa kanila, hindi mahalaga ang pera basta matalo nila ang lalaking yon. Nang sumapit na ang araw ng paggapas, mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang trabaho upang direktang madala ang kopra patungo sa baryo ng lalaking humadlang sa kanila. Kaya nila yung ginawa ay para lamang mas lalo pa yung magalit sa kanila. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman, hindi pala pangkaraniwang tao ang kanilang kinakalaban. Hindi rin karaniwang negosyo ang ginagawa ng mga ito, bagkus ay isa yung uri ng negosyo na merong kinalaman sa pagbenta ng tao. Nalaman na lamang nila ang tungkol dito matapos nilang maibenta ang kanilang mga kopra. Kung hindi pa sa parokyano nilang huling bumili, hindi pa malalaman ni Eldan ang tungkol doon. Pero kahit ganoon na ang sinabi ng taong yon, nanatili pa rin siyang hindi kumbinsido sa kadahilan ng wala pa yung sapat na basehan para paniwalaan. Dahil sa nalaman niyang yon, dali-dali naman silang umalis sa lugar nito. Pagkalabas nila ng baryo, doon bumungad sa kanila ang nakausap niyang lalaki kasama ang iilang mga tauhan nito. Bawat isa sa mga taong yon, galit na tumitingin sa kanila habang nananatiling nakahawak ang kanang kamay ng mga ito sa mga sakong dala nito. Pagsilay naman niya sa ilalim ng mga sakong yon, doon bumungad sa kanya ang animoy mga dugong dahan-dahang lumalaganap sa lupa. Matapos niya yung makita, minabuti nilang ipagpatuloy lang naman ang kanilang paglalakad hanggang sa makabalik na sila sa kanilang tahanan. Habang nagpapahinga sa loob, rinig na rinig naman niya kung papaano pagtawanan ng kanyang mga anak ang ekspresyon ng mga ito. Nang marinig naman yon ni Eldan, agad naman niya yung sinuway sa takot na baka naririnig sila ng mga nilalang na yon. Bagaman wala siyang kaalam-alam pagdating sa mga lihim na karunungan, hindi niya maipagkakaila na naniniwala siya ukol sa pag-iral ng mga aswang. Pagsilay naman ng panganay niyang anak na lalaki sa kanya,
Nagtataka naman yung nagtanong sa kanya nang, "Bakit, tay? Ano bang kinakatakot mo sa mga taong yun?" "Wala yun. Hanggat nagkokopra tayo, mananatili silang talunan." Dahil sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang sumagot doon ang, "Basta, sumunod na lang kayo. Bukas, ayoko may makita sa inyong alis ng bahay, ah. Dumito lang kayo buong maghapon. Mas mabuti nang nag-iingat." Matapos niya yung mailahad sa kanyang mga anak, paisa-isa naman yung nagsipasok sa mga silid nito. Nang siya na lamang mag-isa ang naiwan, dali-dali naman siyang tumungo sa kanilang kusina para magmasid sa buong paligid. Nang mapagtanto niyang wala namang kakaiba sa labas, nagdesisyon na siyang magpahinga. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, abalang-abala na noon si Eldan sa paggawa ng minatamis. Paborito kasi yon ng kanyang mga anak na kainin tuwing umaga, kaya na may obligado siyang gumawa nito. Matapos ang kanyang trabaho, nagpaalam siya sa kanyang asawa na may pupuntahan lang siyang kaibigan sa sentro. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, hindi naman yun tumutol dahil tapos na rin naman ang kanyang trabaho. Sa pag-alis niya sa kanyang tahanan, walang pagdadalawang isip naman niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng kakilala niyang manggagamot. Pagdating niya sa bakuran nito, nadatnan niya ang dalawa nitong pasyente na naghihintay ng kanilang torno. Halos inabot pa ng isa't kalahating oras kakahintay si Eldan bago siya tawagin ng matanda. Pagpasok niya sa loob nito, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa kinikimkim niyang problema. Pagkarinig naman ng manggagamot sa kanyang sinabi, bigla naman itong sinarado ang dalawang bintana na parabang ayaw nitong may makarinig ukol sa bagay na yon maliban sa kanilang dalawa. Pagbalik ng manggagamot sa harapan niya, seryoso naman yung nagwika ng, "Tama ka. Hindi talaga biro ang ginawa niyong yon. Bakit kayo nagtitinda doon nang wala man lang abiso rito? Binalaan ka na pala, pero hindi ka man lang nakinig. Alam mo ba ang kalakaran ng negosyong nasagasaan ninyo? Dito sa ayon daw, isa ang pamilya ng nilalang na yon na may pinakamalaking kalakaran ng karne ng tao. Mas marami yung parokyano kumpara sa inyo na halos saklaw ang kabuuang mga tao na nasa panig ng kaliwa." Dagdag pa nito na, maaaring ang nasagasaan nilang negosyo ay ang mga paninda nitong laman loob na kasalukuyang ibinibenta sa mga pamilya ng Sigpinan. Malakas din ang kutob ng manggagamot na ang mga nilalang na yon ang kadalasan ding nagbibenta ng mga karne sa mga aswang na naninirahan sa kanilang lugar. Dahil sa sinabi nito, abot langit naman ang kanyang naramdamang takot at pag-aalala sa kadahilanang mismong ang manggagamot na ang nagkumpirma ukol sa balitang ibinahagi sa kanya. Sa puntong yon, doon na nagkaroon ng kaisipan si Eldan na magmakaawa sa nilalang, subalit mariin naman itong kinundena ng manggagamot. Ayon sa matanda, isa sa kahiyahiyang bagay na maaaring gawin ng tao ay ang magmakaawa sa puwersa ng kasamaan. Naniniwala kasi ito, isa yung mabigat na parusa gawa ng, bukod sa hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, pinagdududahan mo rin ang kakayahan itong magligtas. Dagdag pa ng matanda na, kahit ordinaryong tao lamang siya, meron siyang kakayahan para labanan ang mga nilalang. Matapos naman itong mailahad ng manggagamot, nangako yung bibisita sa kanilang pamamahay kinahapunan. Bukod kasi sa titingnan nito ang pwesto ng kanilang bahay, bibigyan din siya nito ng pangontrang makakatulong sa oras ng kagipitan. "Huwag kang mag-alala, Eldan. Wala kayong kasalanan.
Tama lang ang ginawa mo. Niminsan, hindi natin kailangan bigyan ng karapatan ang katulad nila sa baryo. Hindi ba't kalakaran ng karne ng tao ang kanilang negosyo? Sa tingin mo, ilang pamilya na ang kanilang sinira maipagpatuloy lamang ito? Dagdag pa ng mangdagamot. Nang marinig naman ni Eldan ang sinabi ng matanda, na natili lang naman siyang walang imik habang patuloy na nakikinig. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan na rin siya nitong umuwi at maghintay. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng matanda, agad naman siyang umalis sa tahanan nito nang wala nang binibitawan pang salita. Habang siya ay naglalakad, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa mga nangyayari. Sa isip-isip noon ni Eldan, noong nagdaang buwan lang, tahimik pa ang kanilang buhay. Halos hindi nga siya noon makapaniwala kung bakit nalagay sila sa ganoong sitwasyon. Maya-maya pa, nang natatanaw na niya ang bahay nila, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang makita ang isang lalaking humarang sa daan. Pagsilay niya sa mga mata nito, agad naman siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo kung kaya't ang ginawa niya, ibaling sa lupa ang kanyang paningin. Nang makalapit na siya sa lalaking yon, doon niya napagtanto na yun pala ang lalaking nagbabala sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong kanyang pagramdam, doon na niya tuluyang narinig ang mga katagang binitawan nito. Ayon sa nilalang ngayon, isang malaking pagkakamali ang kanilang ginawa. Inilahad din ito sa kanya na dahil sa kanyang kapangasan, kung kaya't wala na yung maibigay na payo sa kanila. Dagdag pa nito na hindi sila ang kinakailangang sisihin ni Eldan dahil unang-una, hindi yon nagkulang ng pagpapaalala. Inilahad din ito sa kanya na kaya sila binalaan noong nakaraan ay dahil sa hangarin nitong manatiling sikreto at walang aberya ang kanilang mga negosyo. Maaaring kaya yung ginagawa ng mga aswang ay para na rin makaiwas sa mga albularyong nananahimik. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Pagkalayo niya sa lalaking yon, narinig naman niya yung sumigaw pero hindi niya na yun pinansin pa. Pagpasok niya sa loob ng bahay nila, agad naman niyang inabisuhan ang kanyang mga anak na ayusin ang pagsarado ng bahay nila. Sa pagsapit ng alas tres ng hapon, dumating na nga ang manggagamot. Pagpasok nito sa kanilang tahanan, wala yung ibang ginawa kundi ang magmasid sa buong paligid. Matapos yan, meron yung mga inilibing na bagay sa bakod ng kanyang bahay na siya namang hindi na niya inalam kung ano. Pero ayon sa manggagamot, mga pinatuyo yung pulbos na binubuo ng mga dinurog na bahay ng kabibe at abo ng makabuhay. Isang mabisang pangontra laban sa aswang na lupad maging sa mga aswang na lakat. Matapos itong mailibing ng manggagamot, umikot rin yon ng 7 beses sa bahay nila habang taimtim yung nag-uusal. Pagbalik nito sa kinaroroonan niya, binigyan siya nito ng kwintas ni Jesus at pulseras ni San Miguel. Ayon dito, ang pulseras ay para sa kombate habang ang kwintas naman ay para sa proteksyon at kaligtasan. Gamitin niya lamang ang pulseras sa oras na nalalagay na sila sa panganib. Mariinding inilahad ng matanda sa kanya, hindi sa gabing yon matatapos ang pakikipaglaban niya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, nang mapagtanto nitong ligtas na ang kanilang tahanan, doon na yon nagpa siyang umuwi. Hindi naman yon pinigilan ni Eldan sa kadahilan ng naniniwala siya sa bawat katagang inilahad sa kanya ng matanda.
Sa pagsapit ng gabi, wala siyang ibang ginawa kundi ang gumawa ng siga sa pinakagitnang bahagi ng kanilang bahay. Daladala niya rin noon ang 2 talibong na pinatalas ng kanyang mga anak bilang paghahanda. Sa paglalim pa ng gabi, habang papaidlip na siya, meron naman siyang napansing kakaibang hayop na bigla na lamang lumitaw sa labas ng bakod ng bahay nila. Pagsilay niya sa nilalang na yon, tumambad sa kanya ang isang malaking aso na walang balahibo sa katawan. Napakahaba rin ito na animoy 2 taong pinagdugtong. Habang nakatingin sa kanya ang nilalang na yon, panay lang naman ang ginagawa nitong pag-aangil habang nananatiling nakatayo. Maya-maya pa, doon niya pa isa-isang nakita ang iba pa nitong mga kasamang naglalakad ng walang saplot sa katawan. Ang iilan sa mga ito nakatuwad, habang ang iba naman nakalutang sa ere. Matapos naman itong makita ni Eldan, dali-dali naman siyang tumayo habang bit-bit ang 2 niyang armas. Dahil sa alam niyang mahihirapan yung pumasok sa loob ng kanyang bahay, kampante naman siyang lumapit dito habang paulit-ulit yung sinisindak. Pagsilay niya sa isang nilalang na malapit sa bakod ng kanyang tahanan, agad naman niya yung inundaya ng taga sa likod, sabay atras sa kinaroroonan niya. Dahil sa kanyang ginawa, parang aso lang namang umatungal ang nilalang na yon. Habang tumatakbo ito papalayo, kitang-kita naman niya kung papaano tumagas ang dugo nito sa likod. Nang masipat naman ng mga aswang ang paghihirap ng kanilang kasama, para naman yung mga baliw na hayop na pilit winawasak ang bakod ng bahay nila. Dahil sa pangyayari, hindi naman niya maiwasang mag-alala, subalit nang masipat niya ang pagkalapnos ng mga kamay nito, unti-unti naman siyang napanatag kahit papaano. Sa puntong yon, doon nakumpirma ni Eldan kung gaano ka-epektibo ang pangontra ng manggagamot na inilibing sa bakod ng bahay niya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, tuluyan na ngang sumuko ang mga nilalang na yon. Bago ito umalis, doon niya nasilayan ang isang lalaking hubot-hubad na kamukhang kamuka nung lalaking nagbigay sa kanya ng babala. Sa paglapit nito sa bakod ng kanyang tahanan, mariin naman yung nagbanta na gagawin nila ang lahat mapatay lamang si Eldan at ang mag-iina nito. Sa paglipas ng mga gabi, patuloy ang naging pagpaparamdam ng mga aswang sa kanilang tahanan. Dahil sa pagiging desperado nitong sila ay saktan at patayin, dinamay na ng mga nilalang ang lahat ng pananim nilang nyug. Maaaring yun na lamang ang napagbawian ito ng sama ng loob dahil sa wala naman silang kakayahan na saktan siya maging ang kanyang pamilya. Sa loob ng 3 buwan, nanalasa ang mga nilalang na yan na siyang naging sanhi upang hindi nila mapagtuunan ang pansin ng kanilang hanap buhay. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang masaya kahit papaano gawa ng walang nangyaring masama sa kanilang pamilya. Hindi naglaon, napansin na lang nila halos nangangalahati na sa kanilang lupa ang nagiging pinsala ng mga ito. Kung hindi nito pwersahang binubuwal ang isang lunos, pinagtutulungan nila yung tanggalan ng balat. Dahil sa pangyayaring yon, wala namang nagawa si Eldan kundi ang mag-isip ng panibagong trabaho. Habang patuloy siya sa kanyang ginagawa noong mga panahong yon, nanatili naman ang walang patid na pagbisita sa kanila ng mga aswang. Sa katunayan, dahil sa gabi-gabi nitong ginagawa, nasanay na lang din ang mga anak nila.
Nalaman na rin nila noon ang oras ng pagdayo ng mga ito sa kanilang lugar, kung kaya't tandaan nila kung anong oras sila papasok sa loob. Pero ayon kay Eldan, kahit walang nagalaw noon sa kanilang pamilya, nasisiguro niyang meron yung napatay sa kanilang lugar. Dahil sa patuloy ding pananalasa ng mga ito, inakala nilang habang buhay na yung gagawin ng mga nilalang. Pero dumating ang isang gabi na bigla na lamang natigil ang pagpaparamdam ng mga ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, muli na namang nakalasap ng katahimikan sila Eldan sa pagsapit ng gabing yon. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung nanawa na ba ang mga ito, basta ang importante, ligtas ang kanyang asawa at mga anak. Ilang araw pa ang lumipas, magmula noong hindi na nagparamdam sa kanila ang mga nilalang, doon na nila inumpisahan ang mga naudlot nilang trabaho. Alam ni Eldan na wala na silang kikitain sa pangungopra dahil hindi na noon bumubunga ang mga nyog, kung kaya't ang ginawa niya, humanap ng ibang mapagkukunan ng hanap buhay. Ang nakita niya noong paraan ay sa pamamalaot at sa pagtatanim ng saba upang ibenta. Bagaman naging abala na noon sila sa kanilang mga trabaho, pilit pa rin nilang hindi kinalimutan ang tungkol sa grupo ng mga aswang na ilang buwan din sa kanilang nagparamdam. Pero alam niyo ba, na dahil sa mga pangyayaring yon, mas lalong nagpursige si Eldan na pataasin palalo ang depensa ng kanilang pamamahay para makaiwas. Naniniwala siya, meron lamang pinagkakaabalahan ng mga aswang na gumambala sa kanila. Awa naman ng Diyos, hindi na sila nito binalikan pa. Subalit ilang dekada man ang dumaan, nanatili pa rin sariwa sa kanila ang lahat-lahat. Lalong-lalo na yung pagbabanta sa kanila ng mga aswang. Pero malakas pa rin ang loob ni Eldan dahil sa ibinigay sa kanila na malakas na pitong ikot na depensa ng albularyo. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe yung manggagamot, napaka-humble. Kasi isipin niyo sinabi lang ng manggagamot na ordinaryo lang siya. Hindi niya sinabi na malakas siya. Hindi niya sinabi na marami siyang gamit o kung ano. Basta ang ginawa niya lang, yung trabaho niya. Ano yon? Bigyan ng depensa yung bahay nila Eldan. Pero hindi siya ordinaryong depensa. Kasi nga, may mga ginamit siyang mga sangkap . Diba? Tapos bukod sa sangkap na yon, inikutan niya ng 7 beses yung bahay. Sobrang bangis nun. Kasi ako, narinig ko na tong ikot bahay na tinatawag. Lalo na sa mga masasamang espiritu gumagana to . Pero 1 beses lang. Pero yung 7 ikot, grabe, sobrang galing nun. Diba? Pero ang di ko lang magets dito, paano nasagasaan nila Eldan yung negosyo ng mga aswang na pagbebenta ng mga karne ng tao kung ang binibenta lang naman nila kopra? Diba? Doon lang ako medyo nagkaroon ng tanong. Pero overall, para sa akin, napakaganda ng kwento na to. Lalo na dun sa part ng manggagamot na bangis ako na ang humble pero ang lakas. Alam nyo yun, di ba? Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.